Setyembre nung nakaraang taon, normal na normal pa ang buhay natin. Wala pang pandemya, wala pang naka-face mask, wala pang social distancing. Kaya lubos nating na-enjoy yung Philippine Moto Heritage Weekend 2019 na ginawa noong September 28 to 29, 2019. Ikalawang taon na ito ng premier classic and vintage motorcycle event sa bansa. At bago rin ang venue, ginawa na namin ito sa Metro 10 Convention Center sa Pasig. Ang daming reaction and ang daming gusto na parang better venue, no? Bigger venue, mas komportable. So we opted for a better venue na in terms of, kumbaga, air-conditioned na siya, libre parking sa mga riders, di ba, sa mga pupunta. And ayan, mas komportable. Hindi naman kami nagkamali sa desisyon dahil libo-libo nga ang pumunta para makita ang nagagandahang classic at vintage bikes, mag-shopping at makibahagi sa iba't ibang activities. Hey, welcome to the Philippine Moto Heritage Weekend 2019. And this is also our second anniversary for Ride PH. Marami pong nagtatanong sa amin lagi, sa akin personally, bakit Moto Heritage? Why? What's the importance of celebrating our local Moto Heritage every year? Every year na lang pagka-anniversary ng Ride PH. Heritage is usually associated with quality, with decades of trust in every brand, built to last, and durable, di ba? Pag sinabing heritage brand, matibay yan, maaasahan. Gaya nung unang Philippine Moto Heritage Weekend noong taong 2018, center of attraction yung mga nagagandahan at well-restored na classic bikes na kasali sa vintage bike competition. Nasa mahigit 30 ang bike entries sa 10 categories tulad ng best vintage, best classic, best scooter at iba pa. Pero siyempre, hindi lang mga lumang motor ang meron dito. Ipinakita rin ng mahigit 30 brands and exhibitors ang kani-kanilang latest at greatest na mga motorsiklo at motorcycle accessories. Ang Suzuki Motorcycles Philippines. Dito nilaunch ang bagong version ng kanilang legendary sports bike na Suzuki Katana. It arrived in the Philippines in August. So it is a good time to release it in public this month. Physical feature of the new katana. So it's inspired by the katana made by a samurai, the katana sword. And then because of the edge of the katana, of the sword. Because Moto Heritage is a showcase of the classic bikes, legendary bikes, so it's the best time to launch it here in your show, Moto Heritage. We would like also to show our millennials to experience that legendary, iconic bike of Suzuki. Ang Royal Enfield naman nag-host sa kanilang magandang booth ng book launching ng riders na sina Michael Ian Santos, Jake Versosa, at Zandro Fajardo. Nakibahagi rin ang petroleum company na Clean Fuel. Isinama naman nila ang world-class motocross rider na si Kenneth San Andres na nakipag-usap at nagkwento sa guests. Ang Ducati Philippines sa Moto Heritage din isinagawa ang kanilang Scrambler Day, kung saan may mga games, kainan at syempre Ducati bikes para sa mga Ducatistas. Ang mga pumupunta sa Moto Heritage hindi lang puro rider. Kadalasan kasama rin nila ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Kaya hindi lang puro motor ang meron dito. May libreng napakasarap na Sagada Coffee mula sa Ride PH partner na SGD Coffee. At para mas ma-enjoy ang paglilibot, panalo rin ang sounds.
bukod kasi sa live band, meron ding buying and seller section para sa music aficionados. At noong 2019 din namin unang inintroduce yung Ride PH Quick Class Sessions. Libreng seminar yan sa iba't ibang topics tungkol sa pagmumotor. Sinimula namin ito sa pamamagitan ng isang seminar tungkol sa moto filmmaking at motorcycle maintenance. Yung mga ganung bagay, I think parang sa akin, swak na swak yan sa mga riders because sometimes doon mo lang din nalalaman yung mga tips eh. Doon mo lang nalalaman yung mga information na yun. And ayun, person to person yun. Kasi kung gusto mo lang mag-aral lang din, pwede mo namang i-search yan sa YouTube. Pero iba yung dinedemonstrate sa'yo ng aktual eh, di ba? I think simula pa lang to and maganda yung feedback, madadagdagan pa siya ng ibang mga topics. Hindi ko rin pinalampas ang pagkakataon para maipakita ko rin ang sarili kong vintage na motor, ang aking Vespa 50S na ni-restore ng isa sa pinakamagaling na auto and bike restorer sa bansa na si Alex Isip ng Alex Restoration. Bukod sa mga motor, accessories at activities, kasama rin sa highlight ng Philippine Moto Heritage Weekend ang The Distinguished Gentleman's Ride o DGR na ginagawa sa ikalawang araw ng event. Ang DGR ay isang global campaign kung saan yung mga rider umiikot ng naka-formal attire sakay ng kanilang classic bikes para makalikom ng pondo para sa men's mental health at prostate cancer awareness. Sabay-sabay ginagawa yan sa iba't ibang bansa, kapilang na ang Pilipinas. Sa 2019 edition nito sa bansa, nakibahagi ang iba't ibang probinsya at syudad. Sa Metro Manila, nagsimula ang DGR 2019 sa Cainta. Sari-saring rider ang sumama at gaya dati, isputing na isputing sila. Ang focus naman talaga dito, higit sa lahat, higit sa magagandang motor, higit sa mamahaling suit, ay yung kanilang suporta sa advocacy. Siyempre, every year, hindi lang mga gentlemen na nakikita natin dito, distinguished ladies din na sumusuporta dun sa advocacy at siyempre, nakaporma din sila. Ang galing, parang wala ka sa Pilipinas. Lahat nakasuit, nakabihis. Ito yung magandang community na talagang pinaghandaan nila. Very excited to be part of this. Regardless if it's tiis pogi, mainit yung suit, pero we're one with the thousands of people here right now, the riders. Not just here in Manila, I think this is nationwide already. We have a group in Davao, Cebu, and other places. Congratulations, guys. It's really for a good cause kasi we know how cancer, especially right now, is making a huge dent, particularly for men with prostate cancer, and depression is real. Well, yung numbers ng participant every year from the first year, historically, nagdodoble or humihigit pa. So, originally, 6 years ago, we started out with 60. Ngayon, officially registered is 1,700, but we're expecting it to kick up until around 2,000, 2,300. Thank you, Ride PH, since day one. Very supportive si Jay. Hindi pa nga Ride PH noon eh. Ibang programa pa. Basta si Jay, day one, very supportive siya. Mula Cainta, umikot ang DGR sa mga kalapit na syudad, kabilang na ang Quezon City at San Juan, hanggang sa makarating sa Pasig. At ang ending, gaya noong 2018, ay sa Philippine Moto Heritage Weekend. Swak na swak nga ang pormahan ng DGR participants sa mga nakadisplay na vintage at classic bikes. At swerte pang nag-uwi ng mga premyo yung ilang itinodo ang kanilang outfit of the day o OOTD. Puno talaga ng kwentuhan, kasiyahan at bonding ng mga pamilya at magkakaibigan ang naging pagdiriwang natin ng Philippine Moto Heritage Weekend
noong 2019. At makakaasa kayo na kapag ligtas na ulit, sigurado, papamarkahan na namin sa inyong mga kalendaryo ang susunod na edisyon nito. Next on Ride PH. Paano nga ba nagsimula ang Philippine Moto Heritage Weekend?